Magandang gabi po sa inyo po lahat. Today is a very, very important session. I hope the God is with us and all of us understand the true salvation today. Let's pray together. Tayo pong lahat ay manalangin. Our Heavenly and Merciful Father, thank you for giving us precious time to study your word. Banal at mahabagin naming Amang Diyos, maraming salamat sa pagbibigay sa amin ng mahalagang panahon upang pag-aralan ng iyong salita. Before God, we are all sinners. Sa harap po ng Diyos, kaming lahat ay makasalanan. And we don't know how to go to heaven. At hindi po namin alam kung paano makapunta sa langit. That's why we gather together to listen to your word. Kaya nga po kami nagkatipon-tipon upang sama-samang makinig ng iyong salita. Please teach us the way to get salvation. Pakiusap, turuan mo po kami kung paano magkaroon ng tunay na kaligtasan. May you open our heart and understand that may we understand the true salvation. Pakiusap, buksan mo po yung aming puso ng sagayon, malinaw po naming maunawaan kung ano ang kaligtasan. And please protect this time from all the difficulties and temptation of Satan. At pakiusap, protektahan mo rin po kami sa panunukso at panggagambala ni Satanas. And please be with speaker and translator to deliver your message clearly and easily. At pakiusap, samahan mo po ang tagapangaral ng salita at ang translator nang sa gayon malinaw po nilang mabigkas at maipahayag yung salita ng Diyos. We pray in name of Jesus Christ. Ito po yung aming dalangin sa pangalan ni Jesu Cristo. Amen. Amen. Yesterday, we study about our spiritual condition. Kaya kahapon po pinag-aralan natin yung ating espiritual na kondisyon. We are born as a sinner. Tayo po ipinanganak na makasalanan. So we already have the sinful nature from the mother's womb. Kaya sa sinapupunan pa lamang ng ating nanay, tayo po ay mayroon ng likas na pagkamakasalanan. And since the birth, we commit a sin by using our sinful nature. At simula pagkapanganak pa lamang, tayo po ay gumagawa na ng kasalanan. And one day, we are supposed to die. At isang araw, tayo po ay mamamatay. And after God's judgment, we have to go to hell. At pagkatapos ng paghuhukom ng Diyos, kinakailangan tayo ay mapunta sa impyerno. So this is our eternal destiny. Kaya ito po yung ating walang hanggang tadhana. And we cannot go to heaven by our work and ability. At hindi po natin kayang makapunta sa langit sa pamamagitan ng ating sariling pagsisikap at pera. That's why God prepared the way for all sinners to get salvation. Kaya nga yung Diyos yung naghanda ng paraan upang yung mga makasalanan sila ay mapunta sa langit. It's called the gospel and good news. Tinatawag ito na ebanghelyo o magandang balita. And today, we will study about the message of salvation. At ngayon po pag-aaralan po natin yung tungkol sa mensahe ng kaligtasan. So first of all, I'll explain the misunderstanding of salvation and then I'll explain the true salvation. Kaya una po ipapaliwanag ko po muna yung mga maling pagkaunawa tungkol sa kaligtasan at susunod naman dito yung tunay na kaligtasan. Many people think, this is the salvation. Maraming tao yung nag-iisip na, ito yung tunay na kaligtasan. But they are holding the wrong idea, that's why they cannot find the truth. Ngunit yung pinaniniwalaan nila ay maling ideya, kaya naman hindi nila alam kung ano yung katotohanan. First, some people say, Pastor, I was born in the Christian family and all my family are Christians. Kaya may isang tao na nagsabi, Pastor, yung pamilya, ako po ay nanggaling sa pamilya ng mga Kristiyano at yung ibang membro ng aming pamilya ay Kristiyano din. That's why I think I can go to heaven. Kaya sa palagay ko, ako ay makakapunta sa langit. No, that's not the way to get salvation. Mali po, hindi po ito yung paraan para makapunta sa langit. Look at the God's chosen people, Israel. Tignan po natin yung bayang pinili ng Diyos, ang Israel. They are God's chosen people and witness of God. Sila po ay bayang pinili ng Diyos at saksi ng Diyos. But they killed Jesus Christ. Ngunit pinatay nila si Jesu Cristo. So, being born in the Christian family is not the guarantee of salvation. Kaya yung pagkapanganak sa isang Kristiyanong pamilya, hindi ito katiyakan tungkol sa kaligtasan. And some people say, Pastor, I accept Jesus as my personal savior. At may isa naman na nagsabi, Pastor, tinanggap ko po si Jesu Cristo bilang aking tagapagligtas. No, that's not the salvation. Hindi po, hindi ito yung tunay na kaligtasan. Acceptance prayer is not the salvation. Yung panalangin ng pagtanggap, hindi ito kaligtasan. In Genesis chapter 2, verse 17, God said, "In the day that you eat of the fruits, you shall surely die." Sabi sa Genesis chapter 2 verse 17, sabi ng Diyos, sapagkat sa araw na ikaw ay kumain niyon, ay tiyak na mamamatay ka. When Adam and Eve ate the fruit of the knowledge of good and evil, they were spiritually dead.
Kaya nung kinain ni Adan at Eva yung ipinagbabawal na bunga, sila ay naging espiritual na patay. The meaning of death in the Bible is separation. Yung ibig sabihin ng kamatayan sa Biblia ay pagkahiwalay. So from that moment, spiritually, people were separated from God. Kaya simula ng sandaling iyon at hanggang ngayon, yung mga tao sila ay espiritual na hiwalay sa Diyos. Because of sin, people are spiritually dead. Dahil sa kasalanan, kaya yung mga tao sila ay espiritual na patay. Basahin po natin ng sabay-sabay, 3, 2, 1. Kayo nooy mga patay sa inyong mga pagsalangsang at mga kasalanan. Yes. Because of our transgression, we are separated, we are dead spiritually. It means we cannot have fellowship with God. Kaya dahil sa ating mga pagsuway, tayo ay espiritual na patay at tayo ay hiwalay sa Diyos. That's why the Bible says, your iniquities have separated you from your God, and God doesn't hear us. Kaya nga sabi dito na pinaghiwalay ng inyong mga kasamaan kayo at ang inyong Diyos at siya ay hindi nakikinig sa inyong panalangin. So even though we prayed, Lord, I accept Jesus as my Savior. Kaya kahit nasabihin ng isang tao, Panginoon, tinatanggap kita bilang aking tagapagligtas. God will not hear us. Yung Diyos, hindi niya tayo papakinggan. So acceptance prayer is not the way to get salvation. Kaya yung panalangin ng pagtanggap, hindi ito yung daan patungo sa langit. And number three, some people say, Pastor, when I was sick, I was healed. May isang tao naman na nagsabi, Pastor, nung ako po ay mayroong sakit, ako ay gumaling. I experienced the miracles and signs. Naranasan ko yung isang tanda o isang himala. I spoke tongue. Kaya ako ay biglang nag-speaking in tongues. No, that's not the salvation. Hindi po ito yung kaligtasan. As we studied, even Satan can perform the miracles. Sabi sa Biblia, maging si Satanas, kaya niyang magbigay, magpakita ng himala. That's why believing the healing and miracles and following them is very, very dangerous. Kaya nga yung paniniwala at pagsunod sa paggaling o mga himala ay napakadelikado. And next, some people have the zeal for God. At yung iba naman, sila ay masisipag pagdating sa Diyos. They always attend the church and praise the Lord and they help others. Kaya sila ay pumupunta sa simbahan, nagbibigay ng donasyon, o kaya naman tinutulungan nila yung ibang tao. They try to go to heaven by keeping the law. Kaya sila ay nagnanais na makapunta sa langit sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan. But Bible says, even though we keep the all the law, if we break the one law, we are guilty. Kaya sabi sa Biblia, kahit nasundin natin yung lahat ng kautusan, ngunit lumabag lamang tayo sa isang kautusan, nilabag na natin ito lahat. We are guilty, it means we have to go to hell. Kaya tayo ay nagkasala, ibig sabihin, tayo ay pupunta sa impyerno. If you want to go to heaven by keeping the law, especially 10 commandments, you have to keep like this. Kaya kung nais ninyo na makapunta sa langit sa pamamagitan ng pagsunod sa 10 utos, dapat ganito yung gawin ninyo. Basahin po natin ng sabay-sabay, 3, 2, 1. Sapagkat ang lahat na umaasa sa mga gawa ng kautusan ay nasa ilalim ng sumpa, sapagkat nasusulat, sumpain ang bawat isang hindi sumusunod sa lahat ng mga bagay na nasusulat sa aklat ng kautusan. The curse is everyone who does not continue in all things which are written in the book of the law. Kaya nasa ilalim ng isang sumpa ang sinumang hindi sumusunod sa lahat ng bagay na nasusulat sa aklat ng kautusan. So, if we don't keep all the law all the time as it is written, we go to hell. Kaya kung hindi natin susundin yung kautusan sa lahat ng bagay, sa lahat ng panahon, sa lahat ng pagkakataon, ibig sabihin kapag nasuway natin ito na isang beses, tayo pupunta sa impyerno. So once you tell a lie, it's already break. Kaya magsinungaling ka lamang, nalabag mo na yung lahat ng kautusan. Once you hate the others, you already broke the law. Kapag nagalit ka sa ibang tao, nalabag mo na yung kautusan. Once you think the lustful idea in your heart, you already broke the law. Kapag ikaw ay nagnasa sa iyong isip, nalabag mo na yung kautusan. Then, how can we go to heaven? Kaya paano ba tayo makakapunta sa langit? Why did God give us the 10 commandments? Bakit ba ibinigay sa atin ng Diyos yung 10 utos? It's not for keeping them to go to heaven, but for realizing how much sinful we are. Hindi ito para sundin at hindi ito binigay para sundin at para makapunta sa langit, kung hindi ibinigay ito sa atin upang maunawaan natin kung gaano tayo makasalanan. This verse is very important. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1.
Sapagkat sa pamamagitan ng mga gawa ng kautusan ay walang tao na ituturing na ganap sa paningin niya, sapagkat sa pamamagitan ng kautusan ay ang pagkakilala ng kasalanan. Bible says, nobody can be justified by keeping the law. Sabi, walang sino man yung aariing ganap sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan. Then by the law is the knowledge of sins. At ang pagkakilala sa kasalanan ay sa pamamagitan ng kautusan. So, in order to realize our sins, God give us the Ten Commandments. Kaya para malaman o maunawaan natin yung ating kasalanan, ibinigay sa atin ng Diyos yung sampung utos. So, Ten Commandments is like a mirror. Kaya yung sampung utos para itong salamin para sa atin. One day, my son's face was dirty. Isang araw, yung aking anak na lalaki, yung mukha niya ay may dumi. So I said, your face is dirty, you wash. Kaya sabi ko sa kanya, madumi yung mukha mo, maghihilamos ka. But he said, no, I'm not dirty. Ngunit sabi niya, hindi naman madumi. Then I showed the mirror. Tapos nagbigay ako ng salamin sa kanya. Oh, I'm dirty. Oh, may dumi nga. Then he wash. Tapos naghilamos siya. So in order, if God says, people, you are sinner, you are dirty sinner. Kaya nung sinabi ng Diyos, mga tao, kayo'y makasalanan, ipinanganak kayong makasalanan. But we cannot understand. Ngunit hindi natin ito maunawaan. Lord, I think I'm good. Panginoon, sa palagay ko, mabuti ako. Then God showed the Ten Commandments. Tapos ipapakita sa atin ng Diyos yung sampung utos. Did you keep this? All the time? Nasusunod mo ba ito, lahat ito, sa lahat ng pagkakataon? From your heart, did you keep this? Sa iyong puso, nasusunod mo ba ito? Oh, I'm dirty. Madumi ako. When we realize our sin, we desire to get salvation before God. Kaya kapag naunawaan natin yung ating kasalanan, nanaisin natin na tayo ay mapunta sa langit. So, Ten Commandments is for realizing our sins. Kaya yung sampung utos, ito ay para maunawaan natin yung ating kasalanan. It's impossible to go to heaven by keeping the law. Imposible na makapunta sa langit sa pamamagitan ng pagsunod sa sampung utos. And some people say, Pastor, I received the baptism. That's why at that time, all my sins were washed. Kaya yung ibang tao naman, sila ay naniniwala, Pastor, ako ay nagpabautismo, kaya yung lahat ng aking kasalanan ay nahugasan na. No, baptism is not the salvation. Hindi po kaligtasan ng bautismo. If we can get salvation by baptism, the Apostle Paul tried to give the baptism to everyone. Kaya kung yung bautismo yung paraan para makapunta sa langit, kung gayon si Apostle Pablo, nanaisin niya na bautismohan yung lahat ng tao. But the Apostle Paul said, Christ did not send me to baptize, but to preach the gospel. Ngunit hindi niya iyon ginawa at ito po yung kanyang sinabi upang magbautismo, kundi ipangaral ang magandang balita. The gospel is the message of salvation. Kaya yung ebanghelyo, ito po yung mensahe tungkol sa kaligtasan. So, we cannot get salvation by the baptism, but by the gospel. Kaya hindi tayo makakapunta sa langit, hindi sa pamamagitan ng bautismo, kung hindi sa pamamagitan ng ebanghelyo. So, even though you receive the baptism, it's not a guarantee of your salvation. Kaya kahit na kayo ay magpabautismo, hindi ito makakasiguro na kayo ay naligtas. And last, some people try to wash their sins by confession. Yung iba naman, nais nila na malinis yung kanilang kasalanan sa pamamagitan ng pangungumpisal. Lord, I committed this sin. Please forgive me. Pakiusap, Panginoon, ginawa ko po yung kasalanan na iyon, pakiusap, patawarin mo ako. But Bible says, it's impossible. Ngunit sinabi ng Biblia, imposible ito. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Sapagkat pinaligiran ako ng kasamaang di mabilang, inabutan ako ng aking mga kasamaan hanggang sa ako'y hindi makakita, sila'y higit pa kaysa mga buhok ng aking ulo, nanghihina ang aking puso. My iniquities are more than the hairs of my head. Kaya yung aking kasamaan, higit pa yung dami nito kaysa sa buhok ng aking ulo. Can you count your hairs? Kaya nyo bang bilangin yung inyong buhok? Impossible. Can you confess? Can you remember all your sin? Can you confess? Kaya niyo bang alalahanin yung lahat ng inyong kasalanan at ikumpisal ito? It's impossible. Imposible. That's why we cannot get salvation by these all our works. Kaya nga hindi tayo pwedeng magkaroon ng kaligtasan sa pamamagitan ng lahat ng mga gawa na ito.
We cannot go to heaven by our effort and our work and ability. Hindi tayo pwedeng makapunta sa langit sa pamamagitan ng ating sariling pagsisikap, ng ating kabutihan at ng sariling gawa natin. Whatever we do, we are still sinners. Ano man ang gawin natin, tayo ay makasalanan pa din. The problem between God and us is only sin. Kaya yung problema sa pagitan ng Diyos at ng akin, ako, problema sa pagitan ko ay ang kasalanan. That's why God did something to save us. Kaya nga yung Diyos ang may ginawa upang ako ay maligtas. Today, we will study what God had done for us. Kaya ngayon, pag-aaralan po natin ano ba yung ginawa ng Diyos para sa akin. So, you don't need to do anything. Kaya wala kayong dapat gawin. We don't need your money. Hindi natin kailangan ng inyong salapi. And you don't need to pray. You don't need to do anything at all. At wala kayong anumang dapat gawin. You just listen carefully. Kailangan nyo lamang makinig ng mabuti. You just see what God had done for your salvation. Kailangan tignan nyo lamang alamin kung ano yung ginawa ng Diyos para sa inyong kaligtasan. Okay lang po? Okay. There is the big, big difference between work and the grace. Kaya meron pong malaking kaibahan sa pagitan ng gawa at ng biyaya. Work is what we do. Yung gawa, ito yung kung ano yung sarili natin ginawa, ano but, yung ginawa natin. But grace is what God does. Ngunit yung biyaya, kung ano ba yung ginawa ng Diyos. We get salvation not by our work, but by the grace of God. Tayo ay pwedeng magkaroon ng kaligtasan hindi sa pamamagitan ng ating sarili, kung hindi sa pamamagitan ng gawa ng Diyos. Faith is the way to receive the God's grace. Kaya yung pananampalataya, ito yung paraan para matanggap yung biyaya ng Diyos. So when we check the fact, we can have the faith. We can believe it. Kaya kapag sinuri natin, tinignan natin yung katotohanan, pwede tayong maniwala. For example, I have a 10 peso in my pocket. Halimbawa, meron akong 10 piso sa aking bulsa. Do you believe? Naniniwala ba kayo? Oh, hindi. It's difficult to believe it. Mahirap paniwalaan. Let's check. Kaya tignan natin. Can you see? Nakikita nyo ba? I'll ask you again. I have a 10 peso in my pocket. Kaya tatanungin ko ulit kayo, meron akong 10 piso sa aking bulsa. Now, can you believe it? Naniniwala ba kayo? Yes, because we already checked the fact. Kaya oo, dahil nasuri na natin, tinignan na natin yung katotohanan. So, today we will check how God saved us. Kaya ngayon titignan natin paano ba tayo niligtas ng Diyos. When we check the Bible, we can believe it. Kaya kapag sinuri natin yung Biblia, pwede tayong maniwala. First, what is the salvation? Una, ano ba yung kaligtasan? The only problem between God and us is the sin. Kaya sa pagitan ng Diyos at ako, yung tanging problema lamang sa pagitan namin ay ang kasalanan. So if all our sins are forgiven, can we go to heaven? Kaya kung mapapatawad ba yung lahat ng aking kasalanan, pwede ba akong makapunta sa langit? Yes or no? Yes! So, salvation is the forgiveness of sin. Kaya yung ibig sabihin ng kaligtasan ay kapatawaran ng kasalanan. Today, we will read the many verses all together. Kaya simula po ngayon, maraming mga talata yung babasahin natin ng sabay-sabay. So if you follow and read together, I'll be really appreciate it. Kaya talaga pong ako ay masisiyahan kapag kayong lahat ay bumabasa ng sama-sama. Luke chapter 1 verse 77, basahin po natin ng sabay-sabay, 3, 2, 1. Upang magbigay ng kaalaman ng kaligtasan sa kanyang bayan sa pamamagitan ng pagpapatawad sa kanilang mga kasalanan. Salvation is the remission of sin, forgiveness of our sins. Kaya yung kaligtasan, ito yung pagpapatawad o kapatawaran ng mga kasalanan. So, God has two attributes. Yung Diyos, meron siyang dalawang katangian. God is justice and God is love. Ang Diyos ay hukom at ikalawa, ang Diyos ay pag-ibig. Based on the God's justice, if we break the law, we should be judged. Kaya base sa pagiging hukom ng Diyos, kapag tayo ay lumabag sa kautusan, kinakailangan hatulan tayo ayon sa batas. But God is also love. Ngunit ang Diyos din naman ay pag-ibig. That's why by His grace, He wants to save us. Kaya nga sa pamamagitan ng Kanyang biyaya, nais niyang iligtas niya tayo. But at the same time, He should keep His justice. Pero at the same time, kinakailangan gawin din niya, magampanan niya yung kanyang pagiging hukom. So, if God blindly forgives us without any payment of our sins, God's justice is broken.
Kaya kung pikit mata na lamang tayong papatawarin ng Diyos sa ating mga kasalanan, nang wala anumang hinihinging kapalit o kabayaran sa ating kasalanan, kung gayon mababaliwala yung pagiging hukom ng Diyos. So when God saves us, He has to keep His justice and love together. Kaya kapag ililigtas tayo ng Diyos, kinakailangan sabay na mangyari yung kanyang dalawang katangian, yung kanyang pagiging hukom at yung kanyang pag-ibig. That's why God made the one law, law of redemption. Kaya nga po ginawa ng Diyos yung kanyang batas, ito yung batas ng pagtubos. Law of redemption means every sinner must be judged, but someone else can die for this sinner. Kaya ayon po sa batas na ito, yung bawat makasalanan dapat siyang mamatay dahil sa kanyang kasalanan, ngunit maaaring iba yung magbayad ng kanyang kasalanan. So God's justice and love accomplished together on the cross. Kaya nga po yung pag-ibig at pagiging hukom ng Diyos ay sabay na nangyari. God's justice was accomplished because Jesus was judged. Kaya yung pag-ibig at pagiging hukom ng Diyos ay sabay na nangyari sa pamamagitan ito ni Jesucristo. And also, God's love was accomplished because Jesus died in our place. At kaya yung pagiging hukom ng Diyos ay nangyari dahil sa pamamagitan ni Jesucristo, at yung pag-ibig ng Diyos ay nangyari dahil sa pamamagitan din ni Jesucristo na siya yung namatay sa halip na tayo. The law of redemption is the way to save all sinners. Kaya yung batas ng pagtubos, ito yung paraan upang yung isang makasalanan ay makapunta sa langit. Today, we will study more details. Kaya masigit na detalyado po nating pag-aaralan yung bagay na ito. Romans chapter 6 verse 23 says, "The wages of sin is death." Sabi dito, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. What's the wage of sin? Ano po yung kabayaran sa kasalanan? Kamatayan. We have to die. Kaya kailangan mamatay tayo. That's why God made the law of redemption. Kaya ito po yung dahilan kaya ginawa ng Diyos yung batas ng pagtubos. Leviticus chapter 17 verse 11. This verse is very very important. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3 2 1. Sapagkat ang buhay ng laman ay nasa dugo at aking ibinigay sa inyo sa ibabaw ng dambana upang ipantubos sa inyong mga kaluluwa sapagkat ang dugo'y siyang tumutubos dahil sa buhay. It is the blood that makes atonement for the soul. Kaya sapagkat ang buhay ng laman ay nasa dugo. To make atonement means to erase, remove sins. Kaya yung ipinantubos sa ating mga kaluluwa, ibig sabihin, ito yung ginamit. Yung dugo yung ginamit upang mabura yung kasalanan. So as this verse says, to redeem all our sins, someone must die by shedding the blood. Kaya ayon sa talatang ito, para matubos yung kasalanan, kinakailangan may isang mamatay para sa kasalanan na iyon. So if we have a utang, we have to pay the money. Halimbawa, meron tayong utang, kailangan magbayad tayo ng pera. But if we have a sin, someone should die and shed the blood. Ngunit pagdating naman sa kasalanan natin, kung may kasalanan tayo, dapat merong mamatay dahil sa ating kasalanan. So based on the law of redemption, Israel people, God allowed the Israel people to offer the blood of animal for forgiveness of their sin in the Old Testament. Kaya nga po ipinahintulot o ibinigay ng Diyos yung batas ng pagtubos sa mga Israelita, ito yung pag-aalay nila ng hayop upang mamatay para sa kanilang kasalanan. This is the tabernacle. Ito po yung tinatawag na tabernakulo. This is the place for Israel people to offer the blood of animal and receive the forgiveness of their sins. Kaya sa lugar po na ito, dito inaalay ng mga Israelita yung mga hayop at pinapadanak yung dugo para sa kapatawaran ng kanilang kasalanan. I need the two volunteers. Kailangan ko po ng dalawang volunteer. I need the two volunteers. Would you come to the front? Pwede kayong pumunta sa harap? Would you come? Okay, anyone, please come to the front. Okay, would you stand here? Social distance. Thank you. Let's say this man is a sinner. Halimbawa, itong tao na ito, siya ay makasalanan. This is all his sin. Ito yung lahat ng kanyang kasalanan. What's the wage of sin? Ano yung kabayaran ng kasalanan? Kamataya. So he has to die. Kaya siya yung may kasalanan, kaya dapat siya yung mamatay. He has to go to hell.
dapat mapunta siya sa impyerno. But God allowed the instead of the this sinner, the lamb died. Pero ipinahintulot ng Diyos na sa halip na yung makasalanan ang mamatay, dapat yung tupa yung mamatay. Let's say this is the lamb. Halimbawa, siya yung tupa. So he prayed, Lord, I committed many sins. Kaya nanalangin yung makasalanan, Panginoon, gumawa ako ng maraming kasalanan. But instead of me, this lamb will die. Ngunit sa halip na ako, imbis na ako, itong tupa yung mamamatay sa halip na ako. Then his all sin transferred to this lamb. Kaya yung lahat ng kanyang kasalanan ay mapupunta, maipapasa doon sa tupa. Where is his all sin? Nasaan yung lahat ng kanyang kasalanan? Sa kanya, sa tupa. Sa tupa. What's the wage of sin? Ano yung kabayaran ng kasalanan? Kamatayan. So, this lamb should die. Kaya itong tupa na ito, kailangan siya'y mamatay. High priest, kill the lamb. Yung pinakapunong pari, papatayin niya yung tupa. Are you ready to die? Handa ka na bang mamatay? Oh, he said yes. So high priest cut the neck. Kaya gigilitan ng yung leeg ng tupa. And he bled. Tapos dadanak yung dugo. And high priest took the blood and offered blood before God. Tapos kukunin ng pinakapunong pari yung dugo at pagkatapos iaalay sa Diyos yung dugo. When God looked at the blood, God said, "Oh, your sins are forgiven." Kaya kapag nakita ng Diyos yung dugo, sasabihin niya, nabayaran na yung lahat ng kasalanan mo. Not thanks to his work, but thanks to the lamb and his blood. Hindi sa pamamagitan ng gawa ng makasalanan, kung hindi dahil doon sa dugo at sa tupa. Naintindihan po? If his all sins are forgiven, can he go to heaven? Kaya kung yung lahat ng kanyang kasalanan ay pinatawad, pwede ba siyang makapunta sa langit? Yes, 100% surely he can go to heaven. 100% sigurado makakapunta siya sa langit. That's the way for God to save us. Kaya ito po yung paraan ng Diyos upang iligtas tayo. Would you give the big hands for these two volunteers? So, this is the tabernacle. Ito po yung tabernakulo. Sinner came to the tabernacle with the lamb. Yung isang makasalanan, siya ay pumunta sa tabernakulo kasama yung kanyang tupa. He's black. Siya ay itim. He worried about his sin so much. Talagang nag-aalala siya sa kanyang kasalanan. But now, he's so happy. Ngunit ngayon, talagang siya ay masaya. Hooray! Bakit po? Where is his sin? Bakit? Nasaan yung kanyang kasalanan? Yes, sa tupa. His all sins transferred to the lamb. Yung lahat ng kanyang kasalanan ay naipasa doon sa tupa. Then, instead of a sinner, the lamb died. Kaya sa halip na yung makasalanan ang mamatay, yung tupa ang kailangang mamatay. And he shed the blood. Pinadanak yung dugo. Have you heard the sound of dying baboy? Nakita niyo na po ba yung tunog o ingay ng isang namamatay na baboy? Quiet or noisy? Maingay ba o tahimik? Ah, very noisy. Napakaingay po. Wah! 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 It sounds like a, don't kill me, don't kill me. Kaya parang sumisigaw siya, huwag mo akong patayin. But, have you heard the sound of dying lamb? Ngunit narinig niyo na po ba kung ano yung sinisigaw ng isang namamatay na tupa? Until it dies, it's very quiet. Hanggang sa siya ay mamatay, napakatahimik niya. Meh, and it died. Bigla siyang mamamatay. Meh. Oh, very good translator. It sounds like just kill me for your sins. Kaya parang sinasabi, patayin mo ko sa para sa iyong kasalanan. That's the character of the lamb. Ito po yung katangian ng tupa. So, instead of a sinner, the lamb died in the Old Testament. Kaya sa lumang tipan, sa halip na yung makasalanan ang mamatay, yung tupa ang namamatay. Many animals died for the forgiveness of Israel people's sin. Maraming mga hayop yung namamatay dahil sa kasalanan ng mga Israelita. But Bible says this is just a shadow. Ngunit sabi sa Biblia na ito ay isang anino lamang. For the law having a shadow of the good things to come. Yamang ang kautusan na anino lamang ng mabubuting bagay na darating. It's not the very image of the things. Hindi ito yung tunay na larawan ng mga bagay na ito. So, the person committed the sin, that's why actually the person, another person should die for the sinner. Sa katunayan, yung tao ang nagkasala, kaya dapat yung kabayaran ng kanyang kasalanan ay tao din naman. So, animal's blood is just a shadow.
Kaya yung pag-aalay ng dugo ng hayop ay anino lamang. Now, we need the one person who can die for me. Ngayon, kailangan natin ng isang tao na pwedeng mamatay para sa akin. Do you have anyone? Meron ba kayong kilala? Someone look at his friend. Kaya tinignan niya, tinignan ng isa yung kanyang kaibigan. Can you die for me? Pwede ka bang mamatay para sa akin? No! What about our father? Paano naman yung ating tatay? Father, I have so many sins. Tatay, marami akong kasalanan. I don't want to go to hell. Ayokong mapunta sa impyerno. Please take my sin. Pakiusap, kunin mo yung kasalanan ko. Even though he was, it's impossible to redeem our sins. Sa katunayan, kahit po gusto ng tatay, ngunit imposible na mapasakan niya yung kasalanan niya. Because he has his own sin. Dahil itong tatay, meron din naman siyang sarili niyang kasalanan. Tama po ba? Yes. What about madre? Paano naman yung mga madre? Please die for my sins. Pakiusap, mamatay ka para sa aking kasalanan. It's impossible because she also has her own sin. Imposible dahil meron din siyang sariling kasalanan. That's why God prepared the one body to save all of us. Kaya nga po yung Diyos, naghanda siya ng isang katawan upang iligtas tayo. Would you read? Kaya't pagdating ni Kristo sa sanlibutan, ay sinabi niya, hindi mo na isang alay hatandog, ngunit ipinaghanda mo ako ng isang katawan. Who is this body? Sino po yung katawan na ito? Jesus Christ. Si Jesus Kristo. Jesus is God who came to this world as a form of man. Kaya si Jesus Kristo, yung Diyos na nagkatawang tao na pumarito sa sanlibutan. So when God look at the people, God feel pity, kaya, great compassion in His heart. Kaya nung tinitignan ng Diyos yung mga tao, siya ay lubos na naaawa sa kanila. Oh, my all beloved people are going to hell. Yung lahat ng mga taong minamahal ko, silang lahat ay pupunta sa impyerno. That's why God decided to come to this world. Kaya nga yung Diyos, nagdesisyon siya na pumarito sa sanlibutan. So Israel people prepared the lamb for forgiveness of their sins. Yung mga Israelita, naghahanda sila ng tupa upang mamatay para sa kanilang kasalanan. But actually, like this, God prepared the sacrifice lamb, that is Jesus Christ. Kaya gaya nito, yung Diyos naghanda siya ng isang katawan na ihahandog, ito si Jesus Kristo. Not only for Israel, but also all people in the world. Hindi lamang para sa mga Israelita, kung hindi sa lahat ng tao sa buong mundo. So, sacrifice lamb is the shadow of Jesus Christ. Kaya yung pag-aalay ng tupa, ito ay anino lamang ni Jesus Kristo. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Tapat ang salita at nararapat tanggapin ng lubos na si Kristo Jesus ay pumarito sa sanlibutan upang iligtas ang mga makasalanan na ako ang pangunahin sa mga ito. Christ Jesus came to this world to save sinners. Si Jesus Kristo pumarito sa sanlibutan upang iligtas ang mga makasalanan. Who is this sinner? Sino itong makasalanan na ito? My husband. Yung asawa ko. My friend. Yung kaibigan ko. Today, don't think about others. Ngayong gabi, huwag po ninyong isipin yung ibang tao. It's the time for each one of you. Ito po ay oras para isipin yung inyong sarili. So, sinner is ako. Yes. Kaya yung makasalanan, ako. So, Jesus came to this world to save sinner. It means, Jesus came to this world to save me. Kaya si Jesus Kristo ay pumarito sa sanlibutan upang iligtas sa mga makasalanan. Ibig sabihin, pumarito siya upang iligtas ako. And he died on the cross and resurrected and raised up to heaven. Kaya siya ay namatay doon sa krus, muling nabuhay at pagkatapos umakyat sa langit. So, what is the what did he do in order to save us? Kaya ano ba yung kanyang ginawa upang tayo ay mailigtas? If he already finished all the work to save us, we can get salvation and go to heaven. Kaya kung natapos niya yung kanyang gawain na pagliligtas sa atin, kung gayon, pwede tayong makapunta sa langit. If we fail, nobody can go to heaven. Ngunit kung siya ay nabigo sa kanyang gawain, walang sino man yung pwedeng makapunta sa langit. Let's check. Kaya tignan po natin. First of all, Jesus is sinless. Pinakauna sa lahat, si Jesus Kristo ay walang anumang kasalanan. Jesus was conceived by Holy Spirit. Si Jesus Kristo, siya ay pinaglihi sa pamamagitan ng Espiritu Santo. All people came from Adam. That's why all of us are sinners.
yung lahat ng mga tao, tayo ay nanggaling kay Adan, kaya tayong lahat ay mga makasalanan. But only Jesus was conceived by the Holy Spirit. Ngunit tanging si Jesus lamang yung ipinaglihi sa pamamagitan ng Espiritu Santo. So, He is only sinless, and that's why He is qualified to die for other sinners. Kaya siya lamang yung walang kasalanan at siya lamang yung karapat-dapat para magligtas para sa mga makasalanan. And when Jesus came to Israel, the John the Baptist introduced Jesus. Kaya nung si Juan na tagapagbautismo, ipinakilala sa kanya si Jesus. John chapter 1 verse 29, this verse is very important. Basahin po natin ng sabay-sabay, 3, 2, 1. Narito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. This is a very strange expression. Kaya medyo kakaiba po yung ganitong reaksyon. If I introduce our translator, I can say, please look at the pogi guy. Kaya kapag ipapakilala ko yung translator, pwede kong sabihin sa inyo, tignan ninyo yung pogi dito. Oh. Why, you don't agree? Hindi ba kayo isa ngayon? Anyway, I can but I cannot introduce him like please look at the lamb. Pero hindi ko siya pwedeng ipakilala sa inyo, pakiusap, tignan ninyo yung tupa. But at the time the John the Baptist introduced Jesus, behold, the Lamb of God who takes away the sin of the world. Ngunit, nung ipinakilala ni Juan na tagapagbautismo si Jesus, ito po yung kanyang sinabi. Tignan ninyo, narito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. He called Jesus, Lamb of God. Tinawag niya si Jesus na kordero ng Diyos. Actually, Israel people immediately understood. Kaya sa katunayan, dahil dito, yung mga Israelita naunawaan agad nila ito. Because they always kill the lamb for forgiveness of their sins. Dahil palagi na nilang pinapatay yung tupa para sa kapatawaran ng kanilang kasalanan. So when they heard that, they realized, then this man will die for all our sins as a sacrificed lamb. Kaya naunawaan kaagad nila nung narinig nila ito, ay itong tao na ito, siya ay mamamatay para sa kasalanan ng lahat. Yes, Jesus was a sacrificed lamb which God prepared for all our sins. Kaya si Jesus Kristo, siya yung sakripisyong tupa upang tubusin yung kasalanan. So, the word means all people in the world. Kapag sinabi pong sanlibutan, yung lahat ng tao sa buong mundo. And sin of the word means all people's sin. At kapag sinabi namang kasalanan ng sanlibutan, yung lahat ng kasalanan ng tao sa buong mundo. Here is ako. Nandito ako. And I have a past, present, the future sins. At meron akong tinatawag na nakaraan, ngayon at hinaharap na kasalanan. When Jesus took away the sin of the world, He took away all people's sin. Kaya nung kinuha ni Jesus Kristo yung lahat ng kasalanan sa sanlibutan, yung lahat ng kasalanan ay kinuha niya. Like this. Parang ganito. And He took away my past sin, present sin, and even the future sins. At kinuha niya yung kasalanan ko sa nakaraan, ngayon at maging sa hinaharap. Do you remember the Israelite transferred their sins to the Lamb? Naaalala niyo pa po ba yung kanina, yung Israelita, yung pinapasa yung kasalanan niya sa isang tupa? You remember that? Yes. So, where is my sin now? Kaya ngayon, nasaan na ba yung aking kasalanan? To Jesus or to me? Na kay Jesus ba o nasa akin? To Jesus. Na kay Jesus. What is the wage of sin? Ano yung kabayaran ng kasalanan? Kamatayan. That's why Jesus shed the blood and died on the cross. Kaya nga ito po yung dahilan kaya si Jesus Kristo ay namatay doon sa krus at ipinadanak na yung kanyang dugo. As a lamb which God prepared, Jesus took away the sin of the world, especially all my sins, and shed the blood and died on the cross. Kaya bilang kordero ng Diyos, si Jesus Kristo, kinuha niya yung lahat ng kasalanan sa buong mundo at maging yung lahat ng aking mga kasalanan at siya'y namatay at pinadanak ang kanyang dugo. At the age of Rome, the most terrible execution was the crucifixion. Kaya sa panahon ng Roma, yung pinakamalupit na parusa sa tao, ito yung pagpapapako doon sa krus. Killing a sinner on the cross. Yung kamatayan ng isang makasalanan, ito yung pagpapako sa kanya doon sa krus. And before they crucified the sinner,
the Roman soldiers whipped the body of sinner with these strips 120 times. At yung mga Romano, bago nila ipako yung isang makasalanan, kailangan latiguhin muna yung makasalanan na ito ng 120 times. At the end of the strips, there are sharp bones and the sharp knife. Kaya sa dulo ng mga latigo na ito, mayroong matutulis na buto at mga patalim. So whenever Jesus was hit, his body was torn and bleeding. Kaya sa tuwing si Jesus ay nilalatigo noon, yung kanyang balat ay napupunit. Jesus endured the 120 strips. Kaya si Jesus tiniis niya yung 120 times na parusa. Actually, this punishment was mine. Sa katunayan, itong parusa na ito ay dapat sa akin. And Jesus carried the cross and went to the Golgotha Hill. Tapos si Jesucristo binuhat niya yung cross, tapos pumunta siya sa pook ng Golgotha. The weight of cross is almost 60 kilograms. Yung bigat ng cross nito ay 60 kilograms. He fell down again and again, but he stood up again and again. Kaya paulit-ulit siyang natumba, ngunit paulit-ulit din siyang tumayo. He couldn't give up. Hindi siya pwedeng sumuko. Because if he give up, nobody can get salvation. Dahil kung siya ay susuko, walang sino man ang maliligtas. That's why he carried his cross. Kaya nga binuhat niya yung kanyang cross. And he wore the thorn crown in his head. At nagsuot siya ng koronang tinig sa kanyang ulo. Because we committed sin in our head. Dahil tayo gumagawa ng kasalanan sa ating isip. And his hands and feet were nailed because we committed so many sins with our hands and feet. Kaya yung kanyang kamay at yung kanyang paa ay ipinako dahil tayo ay gumawa ng maraming kasalanan sa pamamagitan ng ating kamay at paa. And his side was pierced. At yung kanyang tagiliran ay tinusok. Because we committed so many sins in our heart. Dahil tayo ay gumagawa ng maraming kasalanan sa ating puso. Actually, in the movie, the Jesus' hand is nailed, palm was is nailed. Kaya sa katunayan, sa isang pelikula, yung kamay o yung palad ni Jesus yung ipinako. But scholars said, at that time, the Roman soldiers nailed in the wrist. Ngunit sa katunayan, sinabi ng mga scholars, sa panahon ng Roma, sila ay pumapako sa wrist. Getting nailed in the wrist is much more painful than getting nailed in the palm. Kaya yung pagpako sa wrist kaysa sa palad ay higit na mas masakit. Because it stimulates all the nerves. Dahil yung lahat ng ugat ay matutusok. And Jesus' feet were nailed. At maging yung paa ni Jesus ay ipinako. And Dr. Truman wrote his book about the pain of Jesus on the cross. At si Dr. Truman, isinulat niya yung lahat ng sakit na dinanas ni Jesucristo. He said the most painful thing was probably to breathe on the cross. Sa katunayan, yung pinakamasakit na pwedeng maramdaman doon sa cross, ito yung paghinga. Because of the position and weight, his lung, Jesus' lung, were pressed. Kaya dahil sa kanyang bigat at sa kanyang posisyon, yung baga ni Jesus ay naiipit. So you know, to breathe at one time, at once, Jesus should pull his feet. Kaya nga kapag tuwing push his feet. Kaya sa tuwing humihinga si Jesucristo, kada paghinga kinakailangan ibuhatin niya yung kanyang bigat o itaas yung kanyang paa. And he has to pull his hands. Kailangan hilahin niya yung kanyang kamay. And his back was rubbed against the cross. At yung kanyang balikat o yung kanyang likod ay nangangalay. And then he breathed one time. And his lung was depressed again. At paghihinga siya ng isang beses, pagkatapos yung kanyang baga ay muling maiipit. His torn back rubbed against the cross again and again. Kaya yung kanyang likod ay patuloy na gumagasgas doon sa krus. And Jesus had hung on the cross for 6 hours from 9 a.m. to 3 p.m. At siya ay nakapako doon sa krus sa loob ng 6 na oras simula alas 9 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. He shed the blood and died on the cross. Pinadanak niya yung kanyang dugo at siya ay namatay doon sa krus. And this is his last word. At ito po yung kanyang pinakahuling salita. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Nang matanggap ni Jesus ang suka ay sinabi niya, natupad na, at itinungo ang kanyang ulo at siya ay namatay. Before he died, he said, natupad na!
Kaya bago siya mamatay, sinabi niya, natupad na. Tapos na! It is finished. Tapos na. What did he finish? Ano ba yung natapos? Jesus came to this world to save sinner, to save me. Si Jesucristo ay pumarito sa sanlibutan upang iligtas ang mga makasalanan, upang iligtas ako. He already finished all the work, paying the penalty of all our sins. Kaya natapos niya yung kanyang gawain sa pamamagitan ng pagbabayad sa lahat ng kasalanan. That's why Jesus said, tapos na, it is finished. Kaya nga ito yung sinabi ni Jesus, natupad na, natapos na. By His blood, He paid the penalty of all our sins. Kaya sa pamamagitan ng kanyang dugo, binayaran niya yung lahat ng kabayaran sa kasalanan. And in three days, He was resurrected. At pagkatapos ng tatlong araw, siya ay muling nabuhay. And He appeared among disciples. Tapos siya ay nagpakita sa mga alagad. And He showed His hands and side. Ipinakita niya yung kanyang tagiliran at kamay. And He said, peace to you, peace with you. Tapos sinabi niya, kapayapaan ang sumainyo. Actually, the sinner cannot have the true peace. Sa katunayan, yung isang makasalanan, hindi siya pwedeng magkaroon ng tunay na kapayapaan. Because after death, the sinner should go to hell. Dahil pagkatapos ng kamatayan, yung isang makasalanan, nakatakda siya para sa impyerno. Then why did Jesus say, peace with you, peace to you? Kaya bakit po sinabi ni Jesus, kapayapaan ang sumainyo, kapayapaan ang sumainyo? Because it means, instead of you, I was nailed. And I shed the blood and I died on the cross. Dahil sa halip na ikaw, ako yung namatay, pinako yung aking kamay, at tinusok yung aking tagiliran pagkatapos dumanak yung aking dugo. Your sins are paid by the blood of Jesus. Kaya ang iyong kasalanan ay nabayaran sa pamamagitan ng dugo ni Jesus. Jesus said, it means you don't need to worry to go to hell. You can go to heaven now. Kaya ibig sabihin ni Jesus dito, ang sabi niya, hindi mo na kailangang mag-alala na ikaw ay mapupunta sa impyerno dahil ikaw ay makakapunta sa langit. That's why Jesus said, peace to you, peace with you. Kaya nga po sinabi ni Jesus, kapayapaan ang sumainyo. Amazing thing is, the Old Testament already prophesied what Jesus would do for us. Kaya yung nakakamangha po dito, nakaprophesya na kung ano yung gagawin ni Jesus para sa atin. Basahin po natin ng sabay-sabay, 3, 2, 1. Tayong lahat ay gaya ng tupang naligaw, bawat isa sa atin ay lumihis sa kanyang sariling daan at ipinasan sa kanya ng Panginoon ang lahat nating kasamaan. One who transfer all our sins to Jesus is God the Father. Kaya yung nagpasa o nagpasan ng lahat ng ating kasalanan kay Jesucristo, ito po yung Panginoong Diyos. Not us. Hindi tayo. So even though we don't pray, God already transfer all our sin to Jesus. Kaya kahit na hindi tayo manalangin, ngunit yung Diyos Ama, ipinasa na niya yung lahat ng ating kasalanan kay Jesus. Even though we don't attend the church, even though we don't pray and offer the money, God already transferred all our sins to Jesus. Kaya kahit na hindi tayo magsimba, magbigay ng donasyon o kaya manalangin, ipinasa na ng Diyos Ama yung lahat ng ating kasalanan kay Jesucristo. Actually, if God judges us, we all go to hell. Sa katunayan, kung hahatulan tayong lahat ng Diyos, tayong lahat ay mapupunta sa impyerno. But after transferring all our sins to Jesus, instead of us, God judged Jesus Christ. Kaya pero sa pagkatapos na maipasan kay Jesucristo yung lahat ng ating kasalanan, sa halip na tayo yung hatulan, si Jesucristo yung kanyang hinatulan. Jesus was willing to accept this all punishment. Kaya talagang ninanais ni Jesus na tanggapin yung lahat ng kaparusahang ito. Look at this man. Tignan po niya ito. He has a burden of sin. Meron siyang bigat ng kasalanan. Does he look happy or sad? Siya ba ay masaya o malungkot? Oh, very sad. I have to go to hell because of this sin. Dahil sa kasalanan ito, mapupunta ako sa impyerno. But Jesus came to this world. Ngunit si Jesucristo ay pumarito sa mundong ito. And He already took the sin of the world. At pagkatapos kinuha niya yung lahat ng kasalanan sa buong sanlibutan. And Jesus redeemed all our sin. Pagkatapos tinibos ni Jesus yung lahat ng ating kasalanan. Look at His face. Tignan mo yung inyong mukha, yung kanyang mukha. Is He happy? Yes. Now He's so happy because His all sins were forgiven. Kaya siya po ay masaya dahil yung lahat ng kanyang kasalanan ay natubos na. In order to forgive our sin, in order to pay the penalty of our sin, Jesus was wounded and bruised and died.
Kaya para mabayaran yung lahat ng ating mga kasalanan, si Jesucristo ay binugbog, siya ay nasugatan at siya ay namatay. Isaiah chapter 53 verse 5, this is talking about Jesus. Basahin po natin ng sabay-sabay, 3, 2, 1. Ngunit siya ay nasugatan dahil sa ating pagsuway, siya ay binugbog dahil sa ating kasamaan, ipinataw sa kanya ang parusa para sa ating kapayapaan, at sa pamamagitan ng kanyang mga latay ay gumaling tayo. Jesus was wounded and bruised and shed the blood because of our sins. Kaya si Jesucristo ay nasugatan, binugbog, at siya ay namatay, pinadanak yung kanyang dugo para sa ating kasalanan. So, question is, who killed Jesus Christ? Kaya yung tanong, sino ba yung pumatay kay Jesucristo? Yes, tayo. Ako. Ako. Our sins killed Jesus. Yung ating kasalanan, ito yung pumatay kay Jesus. The painter Rembrandt drew the picture of the crossing for Jesus to cross to be crucified. Kaya isa po itong painting na Rembrandt na kung saan si Jesucristo ay patungo sa isang lugar kung saan siya ipapako. He painted his face, his own face instead of Roman soldiers. Yung nagpinta nito, inilagay niya yung kanyang sariling mukha na siya yung nagpapako kay Jesus sa halip na yung sundalong Romano. Someone asked him, why you drew your face? Kaya may nagtanong sa kanya, bakit iginuhit mo yung sarili mong mukha? He answered, because my sin killed Jesus. At siya'y sumagot, dahil sa aking kasalanan, si Jesus ay namatay. I killed Jesus. My sin killed Jesus. Ako ang pumatay kay Jesus dahil sa aking kasalanan, ito yung pumatay sa kanya. Only reason why Jesus was crucified and shed the blood and died on the cross is because of my sin. Kaya yung dahilan kaya si Jesucristo ay namatay doon sa krus, ipinadanak yung kanyang dugo at siya'y nahirapan at namatay ay dahil sa aking kasalanan. Aneo! Would you turn off the light? Never feel your gun, but never feel your gun. Jesus died for our sin and He was resurrected to prove it. Kaya si Jesucristo ay namatay dahil sa ating mga kasalanan at siya'y muling nabuhay upang patunayan ito. And also, Jesus was resurrected to give us His righteousness. At si Jesucristo ay muling nabuhay upang ibigay sa atin yung katwiran. One person died for everyone. Yung isang tao ay namatay para sa lahat. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Ang pag-ibig ni Kristo ang umihimok sa amin sapagkat kami ay lubos na naniniwala na ang isa ay namatay para sa lahat, kaya't ang lahat ay namatay. If one died for all, then all died. Kaya kung yung isa ay namatay, yung lahat ay namatay. It's like this. Because of one sinner, Adam, all people became sinners. Kaya parang ganito po yan, dahil sa isang makasalanan na si Adan, yung lahat ng mga tao ay naging mga makasalanan. So if we go to hell, it's unfair. Kaya kung tayo ay pupunta sa impyerno, ito ay hindi patas. Before God, we have to complain to the Lord. Kaya pagdating sa harapan ng Diyos, tayo ay magrereklamo sa Kanya. Panginoon, because of Adam, I was born as a sinner. Panginoon, dahil kay Adan, ako'y ipinanganak na makasalanan. So if I go to hell, it's not fair. Kaya kung pupunta ako sa impyerno, hindi ito patas. To make fair, God already made the way. Kaya para maging patas ito, yung Diyos ay gumawa ng paraan. Now, all people can get salvation through one person, ngayon, Jesus Christ. Ngayon, yung lahat ng mga tao ay pwedeng magkaroon ng kaligtasan sa pamamagitan ng isang tao, ito si Jesucristo. So, Adam is the representative of all sinners. Kaya si Adan, siya yung kumakatawan sa lahat ng mga makasalanan. And Jesus is the representative of all saved people. At si Jesucristo naman, siya yung kumakatawan sa lahat ng taong ligtas. So, because of one person, all people now can get salvation. Kaya dahil sa isang tao, yung lahat ng mga tao ay pwede nang magkaroon ng kaligtasan. Then the question is, Pastor, what if I commit a sin tomorrow? Ngayon, ang tanong, Pastor, paano kung bukas makagawa ulit ako ng kasalanan? What if I commit a sin in the future? I lose my salvation and go to hell? Kaya paano kung sa hinaharap ako ay magkasala, ako ba ay mapupunta sa impyerno? No, we never go to hell. Hindi po, hindi tayo mapupunta sa impyerno.
This verse is very, 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 very important. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. At hindi rin sa pamamagitan ng dugo ng mga kambing at mga toro, kundi sa pamamagitan ng kanyang sariling dugo, siya ay pumasok na minsan magpakailanman sa dakong banal, sa gayoy tinitiyak ang walang hanggang katubusan. Not by the blood of goat and calves. Kaya hindi po sa pamamagitan ng dugo ng kambing o toro. But by the blood of his own blood. His own blood, it means the blood of Jesus Christ. Ngunit sa pamamagitan nito ng kanyang sariling dugo, ibig sabihin, ito yung dugo ni Jesucristo. In Old Testament, Israel people offered the blood of animal. Sa lumang tipan, yung mga Israelita, naghahandog sila ng dugo ng hayop. Effect of this blood is only one year. Yung bisa ng katubusan ng dugo ng hayop ay isang taon lamang. That's why Israel people should offer the blood of animal every year, year by year. Kaya yung mga Israelita, kinakailangan mag-alay sila ng hayop taon-taon. And this offering is only for Israel. At yung ganitong paghahandog ay para sa mga Israelita lamang. But now, Jesus achieved the eternal redemption. Ngunit ngayon si Jesus, nakamit niya yung walang hanggang katubusan. He offered his own blood. Inialay niya yung kanyang sariling dugo. The effect of this blood is eternal, forever. At yung epekto ng walang hanggang ng kanyang dugo ay pangwalang hanggan. And this blood is for not only for Israel people but also all people. At yung kanyang dugo ay hindi lamang para sa mga Israelita, kung hindi para sa lahat ng mga tao. And the Bible says, once for all. At sabi ng Biblia, minsan magpakailanman, isang beses lang. It means, once Jesus died on the cross, He redeemed all people's sin. Kaya ibig sabihin, kung si Jesucristo ay namatay na doon sa krus, siya ay namatay na para sa lahat ng mga tao. So, once for all means, when Jesus died on the cross, He redeemed, He paid the penalty of all people's sin. Kaya ibig sabihin po ng minsan magpakailanman, nung namatay si Jesucristo, binayaran niya yung kanilang kasalanan para sa lahat ng mga tao. And the Bible says, Jesus achieved the eternal redemption. At sabi rin ng Biblia, nakamit ni Jesus yung walang hanggang katubusan. Please repeat after me, walang hanggang katubusan. Isa pa po, walang hanggang katubusan. Yes. The walang hanggang katubusan, it means from Adam's sin and to the last man in the world, his sin, from first sin to the last sin are all redeemed eternally. Kaya ibig sabihin po ng walang hanggang katubusan, simula sa kasalanan ni Adan at simula doon hanggang sa kasalanan ng pinakahuling tao na ipapanganak sa buong mundo, siya po, yung lahat ng kanilang mga kasalanan ay tinubos na ni Jesus. Here is ako, and I have a past, present, the future sins. Andito ako, meron akong nakasalanan sa nakaraan, ngayon at sa hinaharap. And eternal redemption means, from my first sin to my last sin in my life, Jesus redeemed all already. Ibig sabihin po ng walang hanggang katubusan, simula sa pinakaunang kasalanan ko hanggang sa pinakahuling kasalanan na aking gagawin, yung lahat ng aking mga kasalanan ay tinubos na ni Jesucristo. At the age of Old Testament, people, whenever they killed the lamb, they believed that one day Jesus will die for their sins. Kaya sa lumang tipan, noon yung mga Israelita, kapag pumapatay sila ng tupa para sa kanilang kasalanan, naniniwala din sila na isang araw si Jesucristo ay mamamatay para sa kanilang kasalanan. But these days, we can believe that Jesus already forgave, already redeemed all our sins. Ngunit sa panahon natin ngayon, tayo ay naniniwala na si Jesucristo tinubos na niya, natapos na niya yung pagtubos sa ating lahat ng mga kasalanan. Someone asked to me, very important question. Kaya may isa pong tao na nagtanong sa akin. Please listen carefully. Maybe some of you think like this. Same idea. Dahil baka po yung iba sa inyo nag-iisip ng ganito. Someone asked to me, Pastor, I understand Jesus forgave my past sin. Pastor, na yung naunawaan ko po na yung kasalanan ko sa nakaraan, pinatawad na ito ni Jesus. But I don't know what kind of sin I'll commit in the future. Pero yung problema, hindi ko alam kung anong klaseng kasalanan yung gagawin ko sa hinaharap. Then Jesus already forgave even my future sins?
Kaya pati ba yung kasalanan ko sa inaharap talagang pinatawad na ni Jesus? The answer is yes. Yung sagot dito ay oo. Because look at this. In my view, I have the past, present, the future sins. Tignan po natin ito. Sa aking pananaw, meron akong kasalanan sa nakaraan at ngayon. But from the standpoint of Jesus, my past, present, the future sins are all future sins. Ngunit sa pananaw naman ni Jesus, sa simula sa panahon ni Jesus, yung kasalanan ko sa nakaraan, ngayon at maging sa inaharap, yung lahat ng mga kasalanan na ito ay hinaharap lamang ni Jesus. Naintindihan po? Yes, Jesus is God. He knows everything. Si Jesus po ay Diyos, alam niya yung lahat ng mga bagay. So 2,000 years ago, when Jesus died on the cross, He already knew that when I was born and what kind of sin I would commit. Kaya 2,000 taon na po ang lumilipas, alam na po ni Jesus kung kailan ako ipapanganak at anong klaseng mga kasalanan yung aking gagawin. That's why He took away all my sins in advance. Kaya nga kinuha na niya ng una yung lahat ng aking mga kasalanan. After 10 years later or 100 years later, people will be born as a sinner. Kaya pagkatapos ng 10 taon o 100 taon, may mga tao na ipapanganak bilang makasalanan. They will commit a sin. At gagawa din sila ng mga kasalanan. What do you think? Jesus already knew their sins or not? Sa palagay niyo, alam na ba ni Jesus yung kanilang magiging kasalanan o hindi pa? Yes, Jesus already knew all their sins. Siyempre po, alam na ni Jesus yung kanilang kasalanan. And Jesus took away their sins also and redeemed all. At kinuha na ni Jesus yung lahat ng kanilang mga kasalanan at tinubos ito lahat. So, it's not strange to redeem even our future sins. Kaya hindi po kakaiba na maging yung inaharap nating kasalanan ay tinubos na. For example, can you see alabang from here? Halimbawa, nakikita nyo ba yung alabang mula dito? Can you see? Kita nyo? We cannot see alabang. Hindi po natin kayang makita. Can you see the tagwik? Tagwik? O kaya tagig? 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 Oh, tagig. Can you see tagig? Nakikita nyo ba yung tagig? Oh, we cannot see. But what if we go high through by helicopter? Ngunit paano kapag pumunta tayo sa himpapawid sa pamamagitan ng helicopter? Then we can see all the city at once. At kapag tayo ay nasa taas na, kaya nating makita yung lahat ng syudad sa isang tinginan lamang. Oh, here is Alabang and here is Taguig. Is it right? Taguig? Oh, we can see at once. Kaya natin itong makita. Nandito yung Alabang, nandito yung Taguig. Like this, from the God's side, He can see the first Adam sin to the last man sin at one time. Kaya gayon din naman sa paningin ng Diyos, nakikita niya yung kasalanan ni Adan hanggang sa kasalanan ng pinakahuling tao na ipapanganak. And from my first sin to the last sin, God look at once. At simula ng aking kasalanan hanggang sa pinakahuling kasalanan na aking gagawin, nakita ito ng lahat ng Diyos. That's why Jesus took away my past, present, the future sin until I die and redeemed all. Kaya nga kinuha ni Jesus yung lahat ng aking kasalanan sa nakaraan, ngayon at maging sa inaharap hanggang sa ako'y mamatay at tinubos niya itong lahat. He said, natupad na. Sabi niya, natupad na. If He didn't pay the penalty of our future sin, He cannot say, natupad na. Kaya kung hindi niya nabayaran, pati yung sa kailangan na ibayaran, kung hindi niya nabayaran, maging yung hinaharap nating kasalanan, hindi po niya sasabihin natupad na. He cannot say, tapos na. Hindi niya ito pwedeng sabihin na tapos na yung kanyang gawain. If He paid the penalty of all our past sins only, then He has to say, I finished half. Kaya kung nabayaran lamang ni Jesus yung kasalanan sa nakaraan, kung gayon, sasabihin po ni Jesus, natapos ko na yung kalahati. Tama po ba? Oh, if He left one single sin, he should have said, I finished almost. I almost finished it, but not all. Kaya kung meron pang natirang isang kasalanan, sasabihin ni Jesus, halos matatapos ko na yung pagtubo sa lahat ng kasalanan, ngunit may natira pa. But He said, He finished all. Ngunit sinabi niya, natapos niya lahat. It means He paid the penalty of my past, present, future sins.
Kaya ibig sabihin po, nabayaran niya yung lahat sa lahat ng bayad para sa lahat ng mga kasalanan. This is eternal redemption. Ito po yung walang hanggang katubusan. If Jesus redeemed only our past sin, not the future sin, actually nobody can go to heaven. Kaya kung yung nakaraang kasalanan lamang yung tinubos ni Jesus at hindi yung sa nakaraan, ibig sabihin nito, walang sino man yung pwedeng makapunta sa langit. Think about this. If we commit a sin tomorrow because of that sin, we have to go to hell. Isipin po natin ito, kung bukas tayo ay muling magkakasala at dahil sa kasalanan ito, tayo ay pupunta sa impyerno. Naintindihan po? Oh, that's why Jesus redeemed our past sin, present sin, the future sins. Kaya ito po yung dahilan kaya tinubos ni Jesucristo yung kasalanan natin sa nakaraan, ngayon at maging sa inaharap. If Jesus doesn't pay the penalty of our future sin, He has to come again and died for our sins again and again. Kaya kung hindi po nabayaran ni Jesus yung lahat ng bayad para sa lahat ng ating kasalanan, kung gayon kailangan paulit-ulit siyang pumunta dito at paulit-ulit na mamatay. If we commit a sin after 1 year later, He has to come again and die again. Kaya kung magkakasala ako ulit pagkatapos ng isang taon, dapat pumarito ulit siya sa susunod na taon. But that's not the way of God. Pero hindi ito yung paraan ng Diyos. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Sapagkat kung gayon ay kailangan siyang paulit-ulit na maghirap mula pa ng lalangin ng sanlibutan, subalit ngayon, minsanan, siyang nahayag sa katapusan ng panahon para sa pag-aalis ng mga kasalanan sa pamamagitan ng pag-aalay ng kanyang sarili. Jesus doesn't need to suffer again and again for our sins. Kaya hindi po kailangan na paulit-ulit na maghirap si Jesus para sa ating kasalanan. Once Jesus died, He redeemed all our sins. Nung isang beses na namatay si Jesucristo, tinubos na niya yung lahat ng ating kasalanan. So, the true salvation is walang hanggang katubusan. Kaya ang tunay na kaligtasan ay walang hanggang katubusan. Perfectong kaligtasan. Sakdal na kaligtasan. Tama po ba? Yes. So, what did Jesus do? Ano ba yung ginawa ni Jesus? He redeemed my past, present, the future sin. Tinubos niya yung kasalanan ko sa nakaraan, ngayon at maging sa inaharap. Paano po? By the blood of Jesus. Sa pamamagitan ng dugo ni Jesus. How many times? Ilang beses? Once for all. Minsanan lamang. And until when? At hanggang kailan? Magpakailanman. Yes. And someone asked another question. Tapos meron namang isa pa yung nagtanong sa akin. Pastor, do we lose our salvation if we are stumbled? Pastor, yung kaligtasan ba ay nawawala? If I don't attend the church, don't pray, don't offer the money, I lose salvation? Kung hindi ako magsisimba, hindi ako mananalangin, at hindi ako magbibigay ng pera, mawawala ba yung kaligtasan ko? No, we never lose our salvation. Hindi po, kailanman ay hindi na nawawala ang kaligtasan. Bible surely said, once we get salvation, we never lose our salvation. Malinaw po itong sinabi ng Biblia, sa oras na magkaroon ka ng kaligtasan, kailanman ay hindi na ito mawawala pa. Yellow part, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Sila'y binibigyan ko ng buhay na walang hanggan at kailanman hindi sila mapapahamak. Yes, Jesus said, I give the eternal life, I give you the salvation, forgiveness of sins. Kaya kayo'y binibigyan ko ng buhay na walang hanggan, katubusan ng inyong mga kasalanan. Then they shall never perish. At kailanman ay hindi sila mapapahamak. And would you read the red part? At hindi sila aagawin ng sino man sa aking kamay, ang mga ibinigay sa akin ng aking ama ay higit na dakila kaysa lahat at walang makakaagaw ng mga ito sa kamay ng ama. Once we realize that Jesus redeemed all our sins eternally, our salvation is protected by the in the hands of God, in the hands of Jesus. Kaya sa oras na maunawaan natin na tinubos ni Jesucristo yung lahat ng ating mga kasalanan, magpakailanman walang hanggan, kung gayon, yung kaligtasan natin ay nasa kamay ng Diyos Ama. So we never lose salvation. Kaya kailanman ay hindi na nawawala pa ang kaligtasan. And another reason why we never lose our even though we don't do anything for Jesus, we can surely go to heaven. It's because salvation is unconditional. At yung isa pa pong dahilan, dahil yung kaligtasan ay walang anumang kondisyon. Is your mother? Meron po bang nanay dito? Oh.
Nanay, please raise your hand. Nanay, oh, we have many mothers here. You have a children, right? Meron po kayong anak. The mother cooked the breakfast. Kaya yung nanay, naghahanda siya ng agahan. And does the mother charge the money to the children? Kaya humihingi ba ng bayad yung nanay doon sa kanyang mga anak? Breakfast is 20 pesos. Yung almusal ay 20 pesos. Dinner is 50. Yung hapunan ay 50. Walang pera, walang pagkain. Kung walang... Mother never charged the money to the children. Kaya hindi naniningil ng pera yung nanay para sa kanyang anak. They sacrificed a lot for the children, but they never ask anything. Kaya sila'y nagsasakripisyo ng husto para sa kanilang anak, ngunit hindi sila humihingi ng kapalit. Why? Bakit? Because mother loves children. Dahil yung nanay, minamahal niya yung kanyang mga anak. Mother's love is unconditional. Yung pag-ibig ng nanay ay walang kapalit. Why did Jesus die on the cross? Bakit ba si Jesus Cristo ay namatay doon sa krus? That's the only one reason. Because He loves me. Meron lamang iisang dahilan dahil minamahal niya ako. Why He suffered for our sins? Bakit siya nagdusa para sa ating kasalanan? Only one reason. He loves me. Iisang dahilan lamang dahil minamahal niya ako. He didn't ask anything. Wala siyang anumang hinihingi. He never said, if you attend the church, I'll forgive you. He never said that. Hindi niya sinabi na kailanman, kung ikaw ay pupunta sa simbahan, ililigtas kita. He never said, if you offer the money, I'll forgive your sin one by one. He never said that. Hindi niya sinabi na kung magbibigay ka ng pera, isa-isa kong aalisin ang iyong kasalanan. Whatever we are, Jesus loves us. Maging anuman tayo, si Jesus Cristo, minamahal niya tayo. Even though we committed so many sins, unconditionally, Jesus redeemed all our sins. Kahit na gumawa tayo ng maraming mga kasalanan, ngunit si Jesus Cristo, tinubos niya yung lahat ng ating mga kasalanan nang walang anumang kapalit. Pasahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Sila ngayon ay itinuturing na ganap ng kanyang biyaya bilang kaloob sa pamamagitan ng pagtubos na nakay Kristo Jesus. What is the biyaya? Even though we are not deserved to receive something, we receive it freely. That's the grace. Ang biyaya, kahit na wala tayong anumang ginagawa, ngunit tayo ay merong tinanggap na mahalagang bagay. We didn't deserve to get salvation. Hindi po tayo karapat-dapat na makatanggap ng kaligtasan. But without any condition, Jesus died for all our sins. Ngunit walang anumang kondisyon, ngunit si Jesus Cristo, siya'y namatay para sa ating kasalanan. He said, whether we attend the church or not, it doesn't matter. Jesus loves us, that's why He died for all our sins. Sabi ni Jesus, dumaluman tayo sa simbahan o hindi, minamahal niya tayo kaya siya ay namatay para sa ating kasalanan. That's the biyaya. Ito po yung biyaya. So, the Bible says, being justified, we are saved freely by His grace. Kaya sabi, itinuturing na ganap ng kanyang biyaya dahil sa kanyang biyaya. Through the redemption. Through redemption means forgiveness of sin. That is in Jesus Christ. Kaya yung pagtubos sa mga kasalanan, ito po yung pag-aalis sa ating mga kasalanan. Ito yung biyaya ni Jesus Cristo. So if Jesus asked only even one condition for our salvation, nobody can go to heaven. Kaya kung si Jesus Cristo ay hihingi ng kondisyon para makapunta sa langit, tubusin yung kasalanan, walang sinumang tao yung pwedeng makapunta sa langit. For example, Jesus said, I'm gonna forgive all your sins, but you must not tell a lie. Halimbawa, sabi ni Jesus, tutubusin ko yung lahat ng iyong mga kasalanan, ngunit sa isang kondisyon, dapat kailanman ay hindi ka magsisinungaling. Then if we tell a lie once, we go to hell. Kaya ibig sabihin, magsinungaling lamang tayo ng isang beses, pupunta na tayo sa impyerno. That's why unconditionally, Jesus redeemed all our sins. Kaya walang anumang kapalit, si Jesus Cristo, tinubos niya yung lahat ng ating kasalanan. So, the love of God is eternal. Kaya yung pag-ibig ng Diyos ay walang hanggan. And love of God is unlimited. At yung pag-ibig ng Diyos ay hindi limitado. And love of God is unconditional. At yung pag-ibig ng Diyos ay walang kondisyon. Tama po ba? Yes. Because of this love, all our sins were already forgiven. Dahil po sa pag-ibig na ito, yung lahat ng ating mga kasalanan ay pinatawad. God wants us to believe this and get salvation. Kaya nais ng Diyos na sampalatayanan natin ito at magkaroon tayo ng kaligtasan. Here is the grandson story.
Tungkol po ito sa apo. In one house, grandmother, grandson, granddaughter live together. Kaya sa isang bahay, yung apo na lalaki at apo na babae, kasama yung kanilang lola, sila ay nandoon. And grandson made a bagong tirador. At pagkatapos gumawa ng laruan na tirador, yung itong apo na lalaki. You know tirador? Yes. So he was so excited to hunt. Kaya gusto niyang tumira. But he missed all the animals. Ngunit hindi niya tinamaan yung lahat ng hayop. So he was so depressed. Kaya talagang siya'y nalungkot. And he went back home. Tapos umuwi siya. At that time, there is the grandmother's favorite manok. At pagkatapos, nandoon yung paboritong manok ng kanyang lola. So, so he aimed and shoot. Kaya tinira niya yung manok na yon. Then, imit the stone, hit the head, and the manok died. Tinamaan sa ulo yung manok, pagkatapos namatay yung manok. He said, "What should I do?" Kaya sabi nung apo, "Anong gagawin ko?" "This manok is dead." Yung manok ni lola ay namatay. So he brought it in the backyard and buried. Kaya nilagay niya sa bakanting lote yung manok tapos nilibing. But at that time, his elder sister watched everything. Ngunit nung mga sandaling iyon, yung kanyang yung apo na babae ay nanonood sa kanya. Ah, you did it. That night, the grandmother called the granddaughter. Kaya isang gabi, tinawag ng lola yung apong babae. Granddaughter, you prepare dinner. Apo, maghanda ka na ng hapunan. Granddaughter said, "Lola, tonight he will do it." Lola, yung isa yung gagawa niyan. If you don't do that, I'm gonna tell everything. Kaya kung hindi mo gagawin, sasabihin ko sa lahat yung ginawa mo. He said, okay, I'll do it. Kaya sabi niya, sige, gagawin ko na. He cooked the dinner. Tapos nagluto siya ng hapunan. Next day, the lola said, "Granddaughter, you prepare the breakfast." Kaya kinaumagahan, sabi ng lola, "Apo, gumawa ka na ng almusal." "Lola, he will do it again." "Lola, gagawin ito ng isang apo." "If you don't do that, I'm gonna tell everything." "Kaya gawin mo ka, dahil kung hindi, sasabihin ko sa lahat." He was so scared. Okay, I'll do it. Kaya talagang siya ay natakot. O sige, gagawin ko na. He worked and worked every day. Kaya araw-araw, patuloy siyang gumagawa. He cannot endure anymore. Kaya hindi na niya makaya pa. So, he went to the grandmother. Tapos pumunta siya sa kanyang lola. "Grandmother, lola, I have something to tell you." "Lola, may sasabihin po ako." "What's that?" "Ano yun?" "You had your favorite manok." "Dati meron kang paborito mong manok." "But I killed it." "Pero napatay ko siya." "Please forgive me. I'm so sorry." "Pakiusa, patawarin mo ako." Then grandmother said, "I already forgave you." Kaya sabi po ng lola niya, "Pinatawad na kita." "Eh? What do you mean? You already forgave me?" "Anong ibig mo sabihin na pinatawad mo na ako?" Lola said, "I already watched everything. From the moment you aimed to the moment you buried." "Dahil nakita ko lahat, simula nang tinira mo ito, pinuntirya mo, pagkatapos nilibing." "Huh? Then why you didn't punish me?" "Talaga? Pero bakit hindi mo ako pinarusahan?" "Because I love you." "Dahil minamahal kita." "Lola! Mahal kita!" In that night, Lola called the granddaughter. Kaya yung lola, tinawag niya isang apo. "Granddaughter, you prepare dinner." "Apo, maghanda ka na ng hapunan." Granddaughter said, "Lola, he will do it again." "Lola, gagawin ito ng isa." "If you don't do that, I'm gonna tell everything." "Kung hindi mo gagawin, sasabihin ko ito sa lahat." Is he afraid? Kaya yung apong lalaki, natatakot pa ba siya? No, hindi na. He's not afraid anymore. Hindi na siya natatakot pa. He will boldly say, "Tell her all my sins." Kaya matapang niyang sasabihin, sige, sabihin mo sa kanya yung lahat ng kasalanan. Sige, ko. tell her. All my sins. I'm not afraid. Hindi ako natatakot. She already forgave all my sins. Pinatawad na niya yung lahat ng aking kasalanan. I'm not afraid anymore.
Hindi na ako natatakot pa. Like this, Satan always tried to deceive us. Kaya gaya nito, si Satanas, lagi niya tayong gustong tuksohin. Ah, I know your sins. Lagi niya tayong dinadaya, sinasabi niya, ah, alam ko yung lahat ng kasalanan mo. You cannot go to heaven because I know your sins. Hindi ka pwedeng makapunta sa langit dahil alam ko yung lahat ng kasalanan mo. Before we realized that all our sins, including our past, present, the future sins, were already forgiven, we are afraid. Kaya bago natin naunawaan na yung lahat ng ating mga kasalanan sa nakaraan, ngayon at maging sa hinaharap, ay natubos na, tayo ay natatakot noon. But now, we are not afraid anymore. Ngunit ngayong alam na natin, tayo ay hindi na natatakot pa. We can boldly say to the Satan, tell God all my sins. He already forgave me. Kaya matapang nating sasabihin kay Satanas, sige, sabihin mo sa Diyos yung lahat ng aking kasalanan. Tama po ba? Yes. Without any condition, Jesus already forgave all our sins. Kaya walang anumang kondisyon, tinubos ni Yesu Cristo yung lahat ng ating kasalanan. When Jesus died on the cross, there were two robbers. Nung si Jesus ay nakapako doon sa cross, siya ay namatay, meron siyang dalawang magnanakaw na kasama. Now one robber is in the heaven and the other is in the hell now. Yung isang magnanakaw ay nasa langit na at yung isang magnanakaw naman ay nasa impyerno. Two of them are same sinners. Yung dalawang ito ay parehong makasalanan. But why their eternal destiny is totally different? Pero bakit yung walang hanggang kapalaran nila ay talagang magkaiba? Because one robber believed that Jesus died for his sin. Dahil yung isang magnanakaw, siya ay sumampalataya kay Jesus na si Jesus ay namatay para sa kanyang kasalanan. That's why when he died on the cross, he relied on Jesus. Kaya nga nung namatay siya doon sa krus, siya ay umasa lamang kay Jesus. And he said, remember me when you come into your kingdom. At sabi niya, alalahanin mo ko pagdating mo sa iyong kaharian. And Jesus said, today you will be in paradise with me. At sabi ni Jesus, ngayon ay makakasama mo ako sa paraiso. This robber didn't attend the church. Itong magnanakaw na ito, hindi siya nagsimba. He didn't offer the money. He never did the good deeds. Hindi siya nagbigay ng pera at hindi din siya gumawa ng anumang mabuti. But by the grace of Jesus, he went to heaven. Ngunit sa pamamagitan ng biyaya ni Jesus, siya ay nakarating sa langit. Jesus never asked us to do something in order to go to heaven. Kaya si Jesus hindi siya humingi ng anumang bagay na gawin natin upang makarating tayo sa langit. There is no condition to get salvation. Walang anumang kondisyon upang magkaroon ng kaligtasan. Because God's love is unconditional. Dahil ang pag-ibig ng Diyos ay walang kondisyon. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Sinabi rin niya, at ang kanilang mga kasalanan at mga kasamaan ay hindi ko na aalalahanin pa. Kung saan may kapatawaran ng mga ito ay wala ng pag-aalay para sa kasalanan. God said, I'll remember no more your sins. Kaya sabi ng Diyos, hindi ko naaalalahanin pa ang iyong mga kasalanan. Because Jesus already paid the penalty of all our sins instead of us. Dahil si Jesus, ibinigay na niya yung lahat ng kabayaran para sa ating mga kasalanan. And the Bible says, there is no longer an offering for sin. It means we don't need to do anything to keep our salvation. At sinabi rin ng Biblia na wala nang pag-aalay para sa kasalanan. Ibig sabihin, wala na tayong dapat gawin pa upang mapanatili yung ating kaligtasan. Only one thing we have to do is, salamat po Jesus! Yung tanging iisang bagay lamang na kaya natin gawin ay magpasalamat kay Jesus. Thank you, Jesus, for dying for my sins. Salamat Jesus sa iyong kamatayan, ikaw ay namatay para sa aking kasalanan. Then tama na. That's all. Yun lang. Tama po ba? Yes. My little girl came up to me in the kitchen this evening while I was fixing supper. And she handed me a piece of paper she'd been writing on, and after wiping my hands on my apron, I read it, and this is what it said. For mowing the yard, $5. For making my own bed this week, $1. Going to the store, 50 cents. Playing with the sister while you went to the store, 25 cents.
taking out the trash, $1. Getting a good report card, $5. And for raking the yard, $2. Total owed, $14.75. Well, I looked at her standing there expectantly, and a thousand memories flashed through my mind. And so I picked up the pen and, turning the paper over, this is what I wrote. For the nights I've sat up with you, Doctor, do you pray for you? No charge. For the toys, food and clothes, and for wiping your nose, there's no charge. When you add it all up, the full cost of my love is no charge. Well, when she finished reading, she had great big old tears in her eyes, and she looked up at me and said, Mommy, I sure do love you. Then she took the pen and in great big letters she wrote, Paid in Full. When you add it all up, the cost of real love is no charge. The cost of real love is no charge. Kaya yung bayad sa tunay na pag-ibig ay walang halaga. So, this is true salvation. Ito po ay tunay na kaligtasan. Walang hanggang katubusan. Tama po ba? Yes. Our past, present, the future sin, eternally already redeemed. Kaya yung kasalanan sa nakaraan, ngayon at maging sa inaharap, ito ay walang hanggang tinubos na. Perfectong kaligtasan. And the salvation is walang bayad. Unconditional. Walang kondisyon. Because Jesus loves us so much, without any condition, He already redeemed all our sins. Dahil lubos tayong minamahal ni Jesus, tinubos niya yung lahat ng ating mga kasalanan nang walang anumang kapalit. So, even though we commit a sin tomorrow, that sin was already forgiven or not forgiven. Kaya kung gagawa tayo ng kasalanan bukas, yung kasalanan na iyon, tinubos na ba o hindi pa? Yes, tinubos na. And what if we don't attend the church and don't pray? Can we still go to heaven? At paano kung hindi tayo magsimba at manalangin? Pwede pa rin ba tayong makapunta sa langit? Yes, because salvation is unconditional. Dahil ang kaligtasan ay walang anumang kondisyon. But it doesn't mean we are free to commit sin. Pero hindi ibig sabihin ito na malaya na tayo na gumawa ng kasalanan. Since we realize His grace sin, we don't want to make Jesus sad. Kaya simula nang naunawaan natin yung kanyang pag-ibig, ayaw na natin na malungkot pang muli si Jesus Kristo. That's why even though nobody forced us to stop our sin, we are willing to stop our sin. Kaya kahit na walang pumipilit sa atin na ihinto yung paggawa ng kasalanan, tayo sa ating sarili talagang ititigil natin yung paggawa ng kasalanan. Tama po ba? Yes. And we are willing to live for Jesus. At talagang gusto natin na mabuhay para kay Jesus. Not because we are afraid to go to hell, but because we are so thankful to Jesus. Hindi dahil sa takot tayong mapunta sa impyerno, kundi dahil talagang lubos tayong nagpapasalamat kay Jesus. So before we got salvation, we are so afraid to go to hell. That's why we attend the church and pray and doing something good. Kaya bago tayo maligtas, tayo ay takot na mapunta sa impyerno, kaya tayo ay gumagawa ng mabuti, nananalangin at nagsisimba. But after we realize eternal redemption, we are willing to live for Jesus because we want to pay back His love. Ngunit nung naunawaan natin yung tunay na pag-ibig ni Jesus, nais natin na mabuhay para sa Kanya upang makabayad sa Kanyang pag-ibig. Motivation of Christian life is totally different. Kaya yung kalakasan o motivation sa buhay Kristiyano ay talagang iba. So,
Now, all our sins are already redeemed. Tama po ba? Yes. Then, can we go to heaven? Yes. Can you go to heaven? Yes. Yes. Then why did Jesus suffer for all our sins? Kaya bakit po si Jesucristo ay naghirap para sa ating kasalanan? We didn't do anything for Jesus. Wala naman tayong anumang ginawa kay Jesus. But Jesus sacrificed himself to redeem our sins. Ngunit inialay ni Jesus yung kanyang sarili upang itubusin yung lahat ng ating kasalanan. The reason is only one. He loves us. Yung tanging dahilan ay dahil minamahal niya tayo. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan na ibinigay niya ang kanyang tanging anak upang ang sinumang sa kanya'y sumampalataya ay huwag mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. God so loved the world. Kaya minamahal ng Diyos ang sanlibutan. That's why God the Father allowed the Jesus Christ to die for our sins. Kaya nga ipinahintulot ng Diyos Ama na si Jesucristo ay mamatay para sa ating kasalanan. Now, whoever believes in Him should not perish but have everlasting life. Ngayon, sino man yung sumasampalataya sa Kanya ay hindi mapapahamak, kundi nagkaroon na ng buhay na walang hanggan. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Ako nga ang siyang pumapawi ng iyong mga pagsuway alang-alang sa akin at hindi ko aalalahanin ang iyong mga kasamaan. Yes. The Bible says, God blotted out our transgression, our sins, not only for ourselves, but for Himself. Kaya sabi na pinawi ng Diyos yung lahat ng ating mga kasalanan, hindi para sa atin, kung hindi para sa Kanyang sarili. Why? Bakit? If we go to hell, God cannot endure. Dahil kapag napunta tayo sa impyerno, hindi natin ito kakayanin. So God saved us. Not only because we are pitiful, but also He loved us so much. Kaya iniligtas tayo ng Diyos hindi lamang dahil sa naaawa siya, kundi minamahal niya tayo ng husto. Would you read the verse 13? Kung paanong ang Ama ay nahahabag sa mga anak niya, gayon nahahabag ang Panginoon sa mga natatakot sa Kanya. Father sacrificed everything for children. Yung Ama, siya ay nagsakripisyo ng lahat para sa kanyang mga anak. Like this, God sacrificed everything for us. Kaya gayon din naman yung Diyos, inialay niya yung lahat para sa atin. Because He loves us. Dahil minamahal niya tayo. Okay. Daddy is the sweetest daddy in the world. Daddy is the most handsome. The smartest. The most clever. Sorry, the... Daddy is the sweetest daddy in- Sorry. Daddy is the sweetest daddy in the world. Daddy is the most handsome. The smartest. The most clever. The kindest.
He is my Superman. Daddy wants me to do well at school. Daddy is just great, but he lies. He lies about having a job. He lies about having money. He lies that he's not tired. He lies that he is not hungry. He lies that we have everything. He lies about his happiness. He lies because of me. Why Jesus died on the cross. Hindi natin alam kung bakit si Jesus ay namatay doon sa krus. But now, we know the reason why Jesus died on the cross. Ngunit ngayon, alam na natin kung bakit si Jesus Kristo siya ay namatay doon sa krus. We are the reason He suffered on the cross. Tayo yung dahilan kaya siya ay namatay doon. And we are the reason why Jesus sacrificed Himself. At tayo yung dahilan kung bakit inialay ni Jesus yung kanyang sarili. Now, we have to live for Jesus in order to pay back His love. Kaya ngayon kinakailangan mabuhay tayo para kay Jesus upang mabayaran yung kanyang pag-ibig. And here is another question. At ito yung tanong. Did Jesus forgive only our sin or all people's sin in the world? Pinatawad ba ni Jesus yung kasalanan lang natin o yung lahat ng tao? Yes, lahat ng tao. What about the criminal sin? Kaya paano naman yung kasalanan ng isang kriminal? Their sins were already forgiven? Yes. Even though you said no, Jesus already forgave their sins. Kaya kahit nasabihin ninyong hindi, ngunit pinatawad na ni Jesus yung kanilang kasalanan. The Bible says, not for ours only, but also for the whole world. Kaya hindi lamang para sa atin, kung hindi para din sa kasalanan ng buong sanlibutan. Then why people go to hell? Kaya bakit ba mapupunta yung mga tao sa impyerno? Here is the last sin. Dahil nandito yung huling kasalanan. Actually, nobody goes to hell because of his own sin. Sa katunayan, walang sino man yung pupunta sa impyerno dahil sa kanyang kasalanan. Because all our sins were already forgiven eternally. Kasi nga yung lahat ng ating kasalanan ay pinatawad na walang hanggan. Then what is the last sin? Kaya ano ba yung pinakahuling kasalanan? Not believing yung what Jesus said done for us. Yung hindi pagsampalataya sa ginawa ni Jesu Cristo para sa atin. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Tungkol sa kasalanan, sapagkat hindi sila sumasampalataya sa akin. Yes. The sin is not believing. Kaya yung kasalanan ay hindi pagsampalataya. For example, I paid all for cellphone. Halimbawa, binayaran ko yung lahat ng dapat ibayad para makabili ng cellphone. And I give it to my friend as a gift. Tapos ibinigay ko ito sa aking kaibigan bilang regalo. If he receive it, it's his cellphone. Kaya kung tatanggapin niya, sa kanya na ito. But if he reject it, even though it's already paid, he cannot get the new cellphone.
Kaya kung tatanggihan niya ito, kahit nabayad na yung cellphone, ngunit hindi ito mapapasa kanya kasi nga tinanggihan niya. Tama po ba? Jesus prepared the amazing gift for everyone. Si Jesucristo ay naghanda ng napakahalaga, kahangahangang regalo para sa lahat. Jesus paid the penalty of all our sins already. Kaya binayaran na ni Jesus yung kabayaran sa lahat ng ating kasalanan. Now, we can, some people believe it and receive it, then he gets salvation. Kaya kung sasampalataya yung mga tao dito, matatanggap nila ito at sila'y maliligtas. But still some people out there reject the love of Jesus. Ngunit meron pa rin mga tao doon sa labas o sa ibang mga tao na tinatanggihan si Jesus. Then, even though their sins were already forgiven, they cannot get salvation. Kaya kahit na tinubos na yung kanilang kasalanan, ngunit hindi pa sila ligtas. So, Jesus said, "He who believes in Him is not condemned, but he who does not believe is condemned already." Kaya sabi dito, ang sumasampalataya sa Kanya ay hindi hinahatulan, ngunit ang hindi sumasampalataya ay hinatulan na. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Sapagkat sa biyaya, kayo'y naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya at ito'y hindi sa pamamagitan ng inyong sarili, ito'y kaloob ng Diyos. Ng mga gawa, upang ang sinuman ay huwag magmalaki. By grace, we have been saved through faith. Kaya sa pamamagitan ng biyaya, tayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. And Bible says, the salvation is the free gift of God. At sabi na yung kaligtasan ay regalo ng Diyos. So we didn't do anything for salvation, but freely we receive it. Then we get salvation. Kaya wala tayong anumang ginawa para sa ating kaligtasan, ngunit kung tatanggapin natin ito, mapapasa atin ito. So after we get salvation, we have a responsibility to deliver this message to others. Kaya pagkatapos na maunawaan ito, meron tayong responsibilidad o katungkulan na ibahagi ito sa iba. There are so many people who still don't know that their sins were already forgiven. Marami pa rin mga tao yung hindi nakakaalam na tinubos na yung lahat ng kanilang kasalanan. That's why we have to deliver this message to save others. Kaya nga kailangan ipahayag natin yung mensahe na ito sa iba upang malaman nila ito. Tama po ba? Yes. For that, we have to live the good Christian life. Kaya para mangyari yun, maipahayag, kinakailangan tayo ay mabuhay ng maayos na buhay Kristiyano. So, salvation is not the last goal of our life. Yung kaligtasan, hindi ito yung pinakahuling mitiin natin sa buhay. Salvation is the starting point of our Christian life. Yung kaligtasan, ito yung simula ng ating buhay Kristiyano. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Ano ang aking isusukli sa Panginoon sa lahat niyang kabutihan sa akin? When we receive the amazing grace, we naturally think how to render His love. Kaya kapag nakatanggap tayo ng isang biyaya, na talagang nagpapasalamat tayo dahil sa kanyang pag-ibig. The first step is that we have to abide in the true church. Yung pinakaunang step para makapagbigay tayo ng sukli ay manatili sa iglesia. Because of lack of time, I'm gonna explain simply. Kaya papasimplihin ko na lamang po dahil kulang tayo sa oras. When we abide in the true church, we can grow up and we can live for Jesus. Dahil kapag nanatili tayo sa tunay na iglesia o church, tayo ay lalago at tayo ay makakapamuhay para sa Diyos at kay Jesucristo. What is the true church? Ano ba yung tunay na iglesia o church? The church is not the building. Yung church, hindi ito isang building. The 1 Corinthians the chapter 1 says, the true church is the group of saved people. Yung tunay na iglesia, ito yung grupo ng mga tunay na ligtas. So, here is a nice building. Kaya meron ditong magandang building. But nobody saved. Ngunit walang sino man sa mga tao dito ang ligtas. Is this church? Kaya isa ba itong church? No, this is not the church before God. Hindi ito isang church sa harap ng Diyos. Here is no building. Ito naman, walang building. But here are saved people. Ngunit meron ditong mga tao na mga ligtas. Then is this church? Kaya isa ba itong church? Yes, this is the church. Ito po ang church. Then the question is, how can you find the saved people? Kaya the yung true tanong, church. Yung tanong, paano natin mahahanap yung mga ligtas na tao, yung tunay na iglesia? The Romans chapter 10 says, God sent the saved people to save others.
Sabi sa Roma chapter 10, ililigtas ng Diyos yung mga tao sa pamamagitan ng mga ligtas na tao din. So it's very easy to find the true church. Kaya madali lamang nahanapin yung tunay na iglesia. If you get salvation, the group who delivered the message of salvation to you, this is the true church. Kaya yung grupo na nagpahayag sa iyo ng tunay na kaligtasan, kapag ikaw ay naligtas na, ito yung tunay na iglesia. Naintindihan po? So I cannot say Manila Central Church, we are the only one true church. Kaya hindi ko po sinasabi na tanging Manila Central Church lamang yung tunay na iglesia. But I can boldly say, we are the one of the true church. Ngunit matapang ko pong sinasabi na isa kami sa tunay na iglesia. We delivered the true message of salvation. Ibinabahagi po namin yung tunay na mensahe ng kaligtasan. And we love each other and we work together to save others. Kaya minamahal namin ng isa't isa at kaming lahat ay gumagawa para iligtas ang iba. So, Bible says, the 1 Timothy chapter 3 verse 14, basahin po natin ng sabay-sabay, 3, 2, 1. Subalit, manatili ka sa mga bagay na iyong natutuhan at matatag na pinaniniwalaan, yamang nalalaman mo kung kanino ka natuto. Yes. If you realize the salvation here, the Bible says you have to stay here. Kaya kung dito po ninyo naunawaan yung tunay na kaligtasan, kinakailangan dito kayo manatili. Ito yung sinasabi ng Biblia. Here is the Nobel quote. Meron dito ang navel cord. When the baby is born, we have to cut the navel cord. Kaya kapag ipinanganak yung isang sanggol, kinakailangan na putulin ito. Because now he is independent from mother. Kasi nga napahiwalay na siya doon sa kanyang nanay. So, when we get salvation, it means we are born again spiritually. Kaya kapag tayo ay nagkaroon ng kaligtasan, tayo ay ipinanganak ng muli spiritually. Then we have to cut the navel cord. It means we have to cut the human affection. Kaya kung tayo ay ipinanganak ng muli, kinakailangan putulin natin yung navel cord, ibig sabihin, yung relasyon sa mga tao. So whatever church we attended before, once we get salvation, we have to have a fellowship in the true church. Kaya kung tayo man ay nasa iba't ibang mga simbahan noon, ngunit kinakailangan magkaroon tayo ng fellowship sa tunay na iglesia. We don't serve the man. We don't serve the pastor or friends. Hindi natin pinaglilingkuran yung tao o yung mga pastor o yung ating mga kaibigan. We want to serve the Lord that died for our sins. Nais nating magsilbi o maglingkod sa Panginoon na namatay para sa ating kasalanan. So, Bible says, through the church, God provide the spiritual milk. That is the word of God. Sabi ng Biblia, yung tunay na iglesia, sila yung nagbibigay ng espiritual na gatas. Ito yung salita ng Diyos. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Gaya ng mga sanggol na bagong silang, ay mithiin ninyo ang malinis na espiritual na gatas upang sa pamamagitan nito'y lumago kayo tungo sa kaligtasan. Have you looked at the newborn baby sucking the milk? Nakita niyo na po ba yung sanggol na umiinom ng gatas? Oh, they suck the milk not like this. Nom, nom, nom. No. Hindi sila umiinom ng gatas na gaya nito. They desire to drink. Kundi talagang ninanasa nila na uminom. Mwah! 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 Grabe yung kanilang pagsipsip. They eagerly drink. Talagang gustong-gusto nila na uminom ng gatas. So like a newborn babies, we have to desire to love more word of God. Kaya bilang mga wasanggol na bagong silang, kinakailangan mitiin natin na mas matutunan pa yung salita ng Diyos. Like our body needs the food, our spirit needs a spiritual food. Kagaya ng pangangailangan ng ating katawan sa pagkain, yung ating espiritu din naman kailangan niya yung salita ng Diyos. Through the true church, God provide the spiritual milk, spiritual food. Kaya sa pamamagitan ng tunay na church, ibinibigay ng Diyos yung espiritual na gatas. Ito yung salita ng Diyos. So, abiding in the true church is the key of our Christian life. Kaya yung pananatili sa tunay na iglesia, ito yung susi para sa ating maayos na buhay, Kristiyano. So when we abide in the true church, we can bear the fruits. Kaya kapag nanatili tayo sa tunay na iglesia, tayo po ay magbubunga. Little by little, our lifestyle is changing. At unti-unti, yung paraan ng ating pamumuhay ay mababago. And we can deliver this message of salvation to our family and friends, and they also can get salvation. At may papahayag natin yung salita ng Diyos na ito sa ating kapamilya, kaibigan, at sila rin ay magkakaroon ng kaligtasan. So, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1.
kayo'y malilinis na sa pamamagitan ng salita na aking sinabi sa inyo, kayo'y manatili sa akin at ako'y sa inyo, gaya ng sanga na hindi magbubunga buhat sa kanyang sarili, malibang nakakabit sa puno, gayon din naman kayo, malibang kayo'y manatili sa akin. Jesus said, abide in me and I in you. Sabi ni Jesus, kayo'y manatili sa akin at ako'y sa inyo. Jesus is staying in you, the group of saved people. Kaya si Jesus ay nananatili sa inyo, sa mga taong ligtas. So when I abide in the true church, I abide in Jesus. Kaya kung ako ay mananatili sa tunay na iglesia, makakapanatili din naman ako kay Jesus. Then we can bear fruits. At pagkatapos tayo ay magbubunga. So today, we studied the good news, salvation. Kaya ngayon po napag-aralan natin yung mabuting balita, yung kaligtasan. Would you close your eyes? Pwede po ninyong ipikit yung inyong mga mata? If you get salvation, if you are sure you can go to heaven, even though you die tonight, please raise your hand boldly. Kung kayo po ay sigurado na makakapunta sa langit kahit na mamatay kayo ngayong gabi, pakiusap, matapang niyong itaas yung inyong kamay. And if you realize the eternal redemption today, please raise another hand. At kung talagang naunawaan ninyo yung walang hanggang katubusan ngayong gabi, pakiusap, itaas ninyo yung isa pa ninyong kamay. Don't be shy. Please raise it boldly. Huwag kayong mahiya, itaas ninyo ng mabuti. Ah, salamat po. You can open the eyes. Pwede nyo na pong buksan. Let's give the big hands to the Lord. Kaya tayo po yung magbigay ng palakpak. Salamat po, Jesus! Tama po ba? Yes. So, salvation is the eternal redemption and free salvation. Kaya ang kaligtasan ay libreng kaligtasan at ito ay walang hanggang katubusan. And we have to live the good Christian life to pay back the love of Jesus. At kinakailangan tayo ay magkaroon ng maayos na buhay Kristiyano upang makapagbigay tayo ng sukli kay Jesu Cristo. And we have to stay in the true church. At kailangan manatili tayo sa tunay na iglesia. So, we can continue on Sunday. Kaya pwede po tayong magpatuloy tuwing Linggo. When we get salvation, we have the one spiritual father, our Lord God. Kaya pagkatapos ng kaligtasan, meron tayong iisang espiritual na ama. Ito po yung Diyos Ama. That's why we are all brothers and sisters. Kaya nga po tayo ay mga brothers at sisters. Would you look at each other? Pwede po kayong tumingin sa isa't isa? And we can call brother and sister. At pwede natin silang tawagin ng brother or sister. Oh, congratulations. You get salvation today. Binabati kita. Naligtas ka. Salamat po, Jesus. So, see you on Sunday, brothers and sisters. Let's pray together. Tayo pong lahat ay manalangin. Our Heavenly and Merciful Father, thank you for saving us. Banal at mahabagin naming Amang Diyos, maraming salamat sa pagliligtas mo sa amin. We have to go to hell, but you died for all our sins. Nararapat po kami para sa impyerno, ngunit ikaw po ay namatay para sa aming kasalanan. Whenever we remember your grace and love, we are so thankful to you. Sa tuwing naaalala namin ng iyong pag-ibig at biyaya, kami ay lubos na nagpapasalamat. Thank you for allowing us to realize true salvation today. Pakiusap sa pagtuturo sa amin na kami ay umasa lamang sa iyo. Here are newly saved people. Ngayon po may mga bagong naligtas. Here are our brothers and sisters. At sila po ngayon ay aming mga kapatid. Please help them to abide in the true church and grow up and work for the Lord together. Pakiusap, tulungan mo po sila na makapanatili sa tunay na iglesia, sila ay lumago, magbunga, at nang sa gayon, sila ay magkaroon ng mabuting buhay Kristiyano. We want to pay back your love until we stand before God. Nais po namin na magbigay ng sukli sa iyong pag-ibig hanggang sa ikaw po ay muling dumating. Always guide us and help us. Pakiusap, palagi mo po kaming samahan at gabayan. And thank you for guiding all the sessions of this Bible seminar for 1 week. At pakiusap, salamat din po sa patuloy mong paggabay sa amin sa loob ng isang linggong Bible seminar na ito. We give all the glory only to you. Ibinibigay po namin ang lahat ng kaluwalhatian lamang sa iyo. We pray in name of Jesus Christ. Ito po yung aming dalangin sa pangalan ni Jesu Cristo. Amen. Amen. Maraming salamat po.